So hi guys, good afternoon sa inyo. For today, nakita nyo naman naka-joyride ako pero wala sa akin yung motor ko kundi nandun sa may Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Dinala ko si PCX160 doon kasi pinapaayos ko yung front brake natin kasi pinalitan siya ng repair kit. Sobrang loose na yung nangyari. Ito yung itsura nangyari sa ating brake. Sa video na to guys, i-share ko lang yung nangyari sa akin nung bagyong Karina. Grabe yung araw na yun. Tsaka yung after nung sakuna kasi dalawang motor namin yung tumumba. So gusto ko share sa inyo experience ko para if ever mapagdaanan nyo ganitong sitwasyon, maiwasan nyo, hindi nyo kailangan gumastos ng libo-libo para ipaayos yung motor nyo. So tara, samahan nyo ako, sabi nyo ito. Gumagawa lang ako ng avocado. Ewan ko kung alam nyo yun yung avocado na nilalagyan ng gatas at saka sukal. Minsan ano ako gumawa nito kasi medyo mahal din yung avocado. Pero guys, tara, punta na tayo sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Ang haba nun. Basta sa Shotty na lang, punta na tayo sa Shotty at kunin si PCX. So what's up guys, andito tayo ngayon sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Dinala ko si PCX160 rito kasi guys, pakita ko na sa inyo, nagpalit tayo ng bagong disc brake. Ayan, bagong disc brake na yan. Nagpalit din tayo ng bagong brake pad. Pinalitan din yung repair kit ng PCX160 natin na umabot ng 710 pesos na kinuha ko rito sa Honda Triumph. Actually, medyo mabigat din kasi 710 to. Tapos dito sa shop nila Daryl, nag-aayos naman sila, umabot ng 450 pesos yung labor. Ang naging problema po sa brake natin, ito katulad niya, papakita ko sa video na yan, yung brake niya hindi na siya ganong kumakapit. Sobrang loose na siya, tapos onti lang yung kumaagat na brake. May sira na yung part niya na banda rito, na bumigay na, tapos medyo madumi rin, kaya ang daming issue na nangyari. Pinalitan din yung ating brake fluid. Sobrang delikado na po, kaya pinalitan na natin. So 26,000 na yung tinakbo ng motor natin, tsaka lumabas yung sakit na yan sa motor ko. So hindi naman porke naka 26,000 tayo, mangyayari din sa ibang PCX. So tiyempuhan lang din, di ba? So sa akin 26,000, nagpalit na ako ng disc brake ko sa baba. Nagpalit tayo nung repair kit dito sa ating brake. Pero hindi naman natin pinalitan yung buong brake master niya. So sila tayo sa loob ng shop nila Daryl, pakita ko lang sa inyo yung disc brake nila. If kailangan nyo magpalit ng disc brake tsaka brake pad, may makukuha nang kayo dito. Ito, may bago gusto lang dating dito na disc brake, ito. So meron sila pang PCX160 rito, may dumating din na ADB160, ADB150, tapos may mga iba rin silang disc brake na available dito sa Yamaha or Honda or Suzuki. Tapos ito yung mga brake pad nila, may TIG250, may TIG350, kinuha ko yung Sylvester na nasa 350. Tapos yan, may mga air filter, ulit nga yung gulong, tapos mga belt, meron na rin dito. If ayaw nyo na pumunta sa mga kasa kasi kung mahaba yung pila. So, uuwi na tayo tapos i-discuss ko sa inyo yung nangyari sa akin nung binaha ng bagyong Karina yung ating motor. Tara, paalam lang ako. Hi Sel, salamat. Thank you. Sama ka ulit sa vlog. Thank you. So, i-share ko lang din pala guys, yung abot pala nung baha natin hanggang dito sa gilid. Pagkita ko lang sa inyo, hanggang dito yung abot ng baha natin. Minsan, umaabot pa siya hanggang dito pag nadadala ng alon, pag may dumadaang kotse. So, si PCX na black, hanggang dito rin po siya inabot. Tapos tumaob siya actually dalawang beses yung PCX na black ni tatay. So ito nga, ikikwento na, under lang tayo. Cold start ko lang yung motor. Ay, kailangan ko rin pala magpagas, 2 bars na lang ako. Ang dumi ni PCX, hindi ko pa ganun nalinisan. Nag-uulan din kasi, kaya tinamad ako maglinis eh. Magpagas na lang ako along the way. So ayan, okay na ulit yung brake natin sa harap. So ayun nga po, andito tayo sa 10th Avenue and pag-usapan natin yung nangyari sa PCX namin ng tatay ko nung bagyong Karina. Ginawa ko po tong vlog na to kasi sa totoo po, nabudol po ako nung shop na pinagpagawaan natin. Hindi po sa Shotty Motorcycle, sa ibang shop. Kasi ito pong shop nila Daryl, 10 kilometers away po, papunta dito, simula sa amin. Talagang binabiyahe ko pa para lang magpaayos ng parts dito. Kasi nga po, ganito nga po yung nangyari. Katulad ko sa hindi gaano maalam sa motor na kulang ang aking knowledge. So after talaga nitong nangyari na to, talagang eye-opening sa akin na kailangan matuto ko at mag-aral ako sa mga parts ng motor. Kailangan alamin mo yung mga function ng panggilid mo. Kahit hindi sobrang alam mo yun into details, pero kahit papano dapat may basic knowledge ka talaga. Kailangan na kailangan mo yan para hindi ka mabudol katulad ko. So eto nga po yung picture nung ating panggilid, nung dinala ko sa shop na malapit sa amin. Hindi ko na po lalagay yung pangalan nila. So nung una ko pong pupunta ron, hindi naman daw po pinasukan yung engine oil at yung gear oil natin. Pero yung CVT po natin ay pinasukan ng tubig. Actually nung tinanggal yan, may tumulo pang mga tubig. Tapos yung air filter natin ay may ipis pa. Sa taas ng baha, pumasok yung ipis din sa loob.
Dami pong nirecommend sa akin nung mekaniko na napagpagawaan natin doon sa shop nila. Sinabi, kailangan palitan yung panggilid, kailangan palitan yung gas filter. Bukas pala yung bag ko. Kailangan linisin yung FI, yung fuel inject natin, tapos yung throttle body, okay, yung mga lilinisin na yun, okay lang naman. Yung package po nung linis nila, 700 pesos po yung kinuha ko para kasama na yung throttle body cleaning. Ang masakit na part kasi yung pyesa. So pinapalitan po nila yung air filter, pinapalitan po nila yung aking backplate ng CVT, pinapalitan po nila yung aking bola, pinapalitan nila yung slider piece, kahit kakapalit ko lang naman yung slider piece, tapos pinapalitan din yung center spring natin, pinapalitan din nila yung spark plug, pero di ako pumayag sa spark plug. Sabi ko kasi hindi pwedeng palitan niya, kakapalit lang din yan. Tsaka nung dinala ko pala dun sa motorcycle shop na malapit sa amin, parang ano lang yun eh, 2 minutes away lang talaga, kasi sobrang lapit lang, natinula ko lang yung motor. Kasi hindi ko nga kaya dalhin dito sa Shotty Motorcycle Parts kasi nga medyo malayo. Tsaka ayoko pa andarin yung motor ko kasi nga nalubog. Ayun po yung wag na wag nyong gagawin pag lubog po yung inyong motor sa baha. Lalo na kung yung battery nyo nasa baba. Eh yung battery po ng motor ko nandito sa puwetang ko. Nasa taas ng gas tank, so medyo mataas pa. Pero nung binaklas po nila, medyo inabot yung ilalim na part lang naman ng battery. Pero syempre, hindi natin siya in-start. Syempre, yung tambucho nito, tubig, pinasukan. Pero may butas naman po yung tambucho. Kahit pasukan siya ng tubig. Pero syempre, may matitira pa rin dyan. Kaya pinatanggal ko din yun. So all in all, lumabot po. Hindi ko na po yan yung mga price. Pero all in all, lumabot tayo na almost 7,000 pesos sa ginasa sa motor. Dito sa PCX White. Tapos kay tatay, umabot ng 1,800. Kay tatay dapat, ayun sa isang PCX sa black ko dapat, aabot ng 7,200 yung bill nun. Pero sabi ko, bakit papalitan lahat ng backplate? Bakit papalitan lahat din ng panggilid, yung bola, yung center spring? Sabi ko, kabago-bago lang yan, 6,000 pala yung tinakbo ng motor. Doon ako nagtaka. May sabi ko, di ko na talaga kaya papalitan yan. Tapos sabi niya, yung spark plug daw nabasa, kailangan palitan. Sabi ko, papunas na lang tapos patuyuin. Sabi ko, pag hindi nag-start, sige palitan natin. Pero paano pag-start mo yan, huwag na natin palitan. Kasi nga 6,000 pala yung tinatakbo ng motor. So ngayon, pagka kabit niya ulit ng spark plug, gumana. So sobrang naramdaman ko yung pambubudol nila. Actually hindi lang ako, may mga kasama din ako doon na nabudol, na binubudol nila. Ang dami kasi namin, ang dami kasi yung naapektuhan talaga ng baha. Meron doon, pinapabugahan nila air filter. Sabi niya, sabi ng mekaniko, hindi daw binubugahan yun. Which is, nagulat ako nung sinabi niya yun. Sabi ko, ha? Kasi although, syempre, pag binugahan mo, minsan talaga, hindi na natatanggal yung dumi. Pero syempre, diba, kung ngayon yung gusto nung nagpapaayos, dapat sundin niya, diba? I mean, pwede ka naman mag-recommend kung gustong palitan, pero hindi mo pipilitin na palitan yung ano, para kumita yung shop. Siguro, pag marami kang sales, marami kang ano, may marami kang nabentang pyesa, may kikitain sila dun. Kaya sobrang ano nila. First time ko na experience to kasi nung nabaha talaga si PCX, sobrang nagalala ako, naawa ako. Kaya sobrang talagang gusto kong mapaayos ulit siya, ma-restore siya. Sa sobrang gusto kong pa-restore, napagastos ako ng malala. Na hindi ko na naisip na sana pala sa ganung presyo, nilalamove ko na lang, pinadala ko ito sa 10th Avenue sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories at sila na lang ang umayos. Malamang yan, yung panggilid ko, sinabi nila dapat sana dinegreaser lang yan, yung Kobe na degreaser, diba? Gagamitan mo lang daw ng degreaser yan, tapos o kaya WD-40 pagkatapos, tanggal daw yung kalawang yan. Actually, nirecommend ko naman talaga doon sa shop na sabi ko, sir, baka pwede linisin lang yan kasi sabi ko, ayoko pa sana papalitan. Pero sabi niya, hindi na daw kaya linisin yon. So, nung una, syempre, nung nakita ko kasi sobrang kalawang talaga eh, itsura nyo. Syempre, natakot talaga ako. Ay, puta yung gasolina, lagpas na. Papagas pa pala ako. 62 pesos dito. Ay, ang daming tao. Okay, next gas station na lang. So yung sa akin, yung pinalitan yung bola ko, actually recommend ng mekaniko na gawing 17 grams yung bola. Para maganda daw yung hatak ng PCX 160 ko kasi nga na-agroove yung bell ko. Tapos palitan din yung center spring na 1000 RPM ata. If I'm not mistaken ha, ganun yung pagkakarinig ko. Ginawa naman yun, ang ganda ng performance ng motor ko. Ang lakas ng hatak, naramdaman ko talaga yung overtaking power niya. Which is recommend ko din sa inyo yun.
na maganda i-palitan yung bola ng PCX 160 from 19 grams sa stock, gagawin nyo 17 grams, tapos yung clutch spring 1000 RPM. So yun, sobrang naging eye-opening itong nangyari sa akin. Kaya gumawa ako ng vlog, kaya ginawa ko itong vlog ito kahit tapos na yung Karina, kasi baka umulit ulit yung bagyo. Grabe, sobrang naaawa ako sa mga nabubudol na gano'n, lalo na sa mga baguhan, di ba? Kasi hindi naman lahat naman ng tao may pera eh, di ba? Alam mo, dinala mo ron para paayos sa kanila, tapos gusto nila palit lahat. Actually, nabasa ko yung mga comments sa kanila, mga ratings sa kanila sa Google Maps. Late ko na nakita, ang bapangit nga no rating sa kanila, na bubuduling ka nila. Kasi 300 pesos palinis ng gilid, CVT, tapos 700 buong package kasama na yung throttle. Pero pagkadating mo, mabubudol ka na, ay, ang daming papapalit sa'yo. So which is very wrong. So kayo po, advice ko lang, kung babahain po ang inyong CVT at kinakalawang, huwag nyo pong papalitan muna. If nagdududa po kayo, inyo pong dalhin sa ibang mechanics kung alam nyo naman parang bubudol-budol yung inyong shop na mapupuntahan or kasa. Minsan nga mas maganda pa yung antayin mo na lang muna masira bago mo palitan eh. At least sigurado ka hindi yung papalitan ka agad ng mas maaga eh. Sakaling makita nyo po yung CVT nyo sobrang kinakalabang dahil nga po sa baha, ganyan nga po ang advice, gamitan nyo lang ng degreaser, WD-40, linisin, tapos yun nga, gagrasahan ulit yung mga dapat grasahan sa parts sa gilid nyo. Dalhin nyo po sa shop na ganun. Actually, kahit naman sa shop na malapit sa inyo, pero kung sakaling mga i-recommend nila, kahit alam nyo yung budol sila, alam kung sakaling ni-recommend nila sa inyo, huwag kayo pumayag, kayo po ang masusunod. Which is ang mali ko, masyado ko naawa sa motor ko. Naawa ko dito kay Pixie, kaya sabi ko, sige palitan na. Which is naramdaman ko na siya nung sa PCX Black talaga na gusto nilang palitan. Doon ko nasabi, ay budol. Ang masakit kasi doon, alam mo yung binahan na yung tao, naapektuhan na ng bagyong Karina, mapapagastos na. May mga tao opportunista talaga na itatake for granted nila yung sitwasyon para lang kumita ng pera, di ba? Sabi nga nung isang kasama ko ron eh, sabi niya budol talaga. Sabi nila manloloko talaga. Sabi nga niya eh, di bali nang maloko kaysa manloko. Pero hindi naman siya naloko kasi hindi siya pumayag palitan yung buong gilid niya. Ako lang talaga naloko. Masakit man, kailangan na lang tanggapin. At ito, ginawa ko siyang video para at least yung pagiging tanga ko ay makatulong sa iba na huwag maging tanga katulad ko. Tapos yung gas filter na nasa motor natin, yung nagkasala ng dumi. Ang recommend po, palitan yan talaga 40,000 km. Hindi po every year yan. Pero sa akin, pinapalitan ko na kasi na ba? Uy, pogi. Ang ganda ng panel ng ZX4R. Naka TFT display kaya yun. Kasi yung tunog niya, medyo parang naiipit yung ano. Hindi ko gano'n bet yung muffler niya. Binangking eh. So sana guys, may makita kayong shop na trustworthy at doon na lang kayong magpapagawa. So shoutout ko lang sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories sa pag-aayos ngayon kay Pixie dahil inaayos yung ating brake sa harap. Tapos pinalitan ng ating disc brake, pinalitan din ng ating brake pad. Nasa murang halaga at hindi ganun agastos. At saka actually ang maganda dito sa sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories, hindi nila sasabihin na, oh sir, palitan na natin yan. Sabihin nila, sir, kaya pa yan, mga 2,000, mga siguro sir, 1,500, ganyan, bago natin palitan yan, dali mo ulit dito, tignan natin. Hindi sila yung palitan mo na agad yan. Sabihin nila, pwede pa yan. Gagawa nila ng paraan para maremedyuhan yung motor ninyo bago nila sabihin palitan. Kaya sobrang gustong-gusto ko talaga yung shop na to. Tapos hindi pa sila mahal maningil, 'di ba? Tsaka yung mga parts na kailangan mo nandito na sa shop nila. If wala man sa shop nila, may mga kakilala sila na doon nila kinukuha yung parts. If ayaw niya naman bumili sa shop nila, meron naman silang Honda Triumph na katabi, which is gusto niyo talagang kasa. Ayun, doon kayo kumuha katulad ng ginawa ko sa aking brake repair kit. Pasingit. Yung mga singit, ito singit tayo. So yun lang guys, share ko lang sa inyo to. If may mga katanungan kayo, comment kayo. Kung binaha kayo, isa kayo sa mga binaha, mag-comment lang kayo para ma-share kayo yung mga information na natutunan ko, para makatulong din ako sa inyo. Para ayun, sa susunod na mangyari na may baha guys, iangat nyo yung motor nyo, ipark nyo sa SM kung kailangan para hindi kayo malugi.
para hindi mas masakit yung mangyari sa inyo katulad sa nangyari sa akin. Pero syempre, lesson learned, talagang mag-iingat ako sa susunod at magiging aware. Paano ba naman kasi bumagyo tapos madaling araw, pagising ko ng umaga, bahaan na, may sugat yung paa ko, hindi ko mabitbit si PCX 160. So after this video, papakita ko lang sa inyo yung picture ng mga baha. I-show ko lang sa inyo yung mga kaganapan nung bagyong Karina. So guys, thank you for watching. Sana may natulong ako sa inyo. And mag-iingat kayo palagi at itan nyo rin ang inyong mga motor. Kaya mag-alala pag nakabili na ako ng mga pyesa natin ng panggilid, pag-aaralan ko, tapos i-share ko sa inyo kung paano magkalikot ng panggilid. Ayun yung mga next na future contents natin. Tapos abangan nyo rin pala, bala ko pala mag-ride ng kasiguran. Aas ko muna yung aking kuya-in-law if gusto niya mag-ride papuntang kasiguran. Sana po yun, Aurora sa Norte. So guys, thank you and see you soon. Bye bye. Wala akong pambomba, naka PCX 160 tayo. Wala si Ninja. Bye bye. Brum brum. Ayan nila yung bomba.